mga ka-invento. Good morning, good morning, good morning, good morning! Ngayong umagang ito ay magluluto naman tayo ng chop suey. Konting chop suey lang, kasi kaya ako naman tinawag na konting chop suey, kasi konting gulay lang, o diba? Nag-isa na nga pala tayo dito ng bawang at sibuyas. Bali, konting mantika lang para maigisa natin ang bawang at sibuyas. Then, nilagyan ko rin siya ng konting hipon. Ayan, yung hipon na wala ng balat. May nabibili kasi rito na hipon na wala ng balat. Then, ang susunod ko naman ngayon, ang ilalagay ko naman ngayon, isang ating carrot. Kasi ang carrot ay matagal maluto, o diba? Hindi naman katagalan, medyo matagal lang siyang lumambot. Kaya naman yan ang ating uunahin. Then, ang susunod naman natin ngayon ilalagay is ang asin. Ang asin at paminta ay depende na sa inyong panlasa, mga ka-invento. Bali, ang carrot pala na yan is isang piraso lang. Hiniwa ko lang ng pahaba-haba. Then, nilagyan ko rin siya ng garlic powder. Ang garlic powder naman is kalahating kutsarita lang. Then, isote-isote lang natin siya. At konting luto lang din ng carrot. Huwag naman masyadong ma-overcook kasi mawawala na yung sustansya ng ating carrot. Then, nilagyan ko rin siya ng celery. Konting celery lang din, mga ka-invento, kasi gustong-gusto ko yung lasa ng celery pag nilalagay sa chop suey. Then, nilagyan ko rin siya ng 2 tablespoons ng ating oyster sauce. And ang ating liquid seasoning, nilagyan ko rin siya ng 1 teaspoon lang. And 1 cup ng ating water. Mineral water, kung anong gusto niyo, tubig. Yun ang inyong ilagay. Then, nilagyan ko rin siya ng 1 piece ng chicken cube. And ang cauliflower is mga 2 tasa lang yan. Kasi ang sarap naman talaga ng cauliflower and favorite ko talaga ang cauliflower. Then, nilagyan ko rin siya ng 1 cup ng baguio beans. And ang ating siling mahaba na nahinog. Ayan, nilagay ko na rin kesa masayang. Isinama ko na rin dito para naman makain din natin. Then, halu-haluin lang natin hanggang sa lumambot. Hindi naman lumambot hanggang sa maluto ng kaunti ang ating mga gulay. Dahil hindi ako naglalagay ng betchin, nilagyan ko rin siya ng 1 tablespoon ng asukal, pang balance lang ng lasa ng ating mga ginawang panimpla. Then, nilagyan ko rin siya ng ating slurry, yung cornstarch na 1 tablespoon, at nilagyan ko ng 1 tablespoon ng tubig. Bali, tinunaw ko lang doon, tsaka natin inilagay dito sa ating mga gulay para naman lumapot ang sauce. Then, nilagyan ko rin siya ng piniritong tokwa. Depende na sa inyo kung gaskang gaanong karaming tokwa ang inyong ilalagay. Then, nilagyan ko rin siya ng spring onion. Magkakapagpadagdag yan ng lasa sa ating gagawing chop suey, o diba? Mukhang yummy na. Huwag nyo masyadong tutustahin or i-overcook to sa tatuloy, diba? Mali-mali na yung sinasabi ko. Ang tagal ko kasi hindi nakapag-voice over. Masyadong busy ang lola nyo. Kaya naman, ngayon lang ulit na ulit, o diba? Huwag masyadong i-overcook ang ating mga gulay. Mawawala ang sustansya. Kaya naman, ayan na mga ka-invento. Look so yummy! Dumaan ang mga handaan. Puro masasarap na ulam ang inyong inululuto. Ngayon naman ay gulay naman ang ating iniluto, o diba? Kaya naman, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, or please follow, like, and share. Thank you!